Let's pray together. Tayo po ay manalangin. Our Heavenly Father, God who loves us, thank you for saving us from our eternal destruction. Ama namin na sa amin po ay nagmamahal, maraming salamat po sa inyong pagliligtas sa amin sa walang hanggang pagkawasak. We were miserable sinners when we were born, but for you love us, you sent Jesus Christ 2,000 years ago, and through Jesus Christ, the precious blood on the cross, we became your Son of God, and we got salvation. Nang kami po ay pinanganak, kami po ay pinanganak na miserableng makasalanan, ngunit po magitan po ng inyong bugtong na anak na si Jesus Christ na inyong sinugo, kami po ay inyong niligtas, at sa pamamagitan po niya, kami po ay naging mga anak ninyo. Even though we became your son, but we still don't know what we have to do for the Lord God. Kahit na po kami ay mga naging anak na ninyo, patuloy pa rin po na hindi namin alam kung ano po yung dapat namin gawin para sa Diyos. So every Sunday, we want to learn more and more what we have to do, what we have to work for the Lord who saved us. Kaya nga po tuwing linggo, patuloy po namin ninanais na malaman kung ano po yung dapat naming gawin at dapat naming maging buhay bilang mga anak ng Diyos. Oh Lord God, if there are some brothers and sisters who having hard time because of some various reason or devil temptation, please protect them in order to attend abide in the church regularly. Panginoon, kung sino man po sa mga kapatid namin ang wala ngayon dito, protektahan niyo po sila na huwag niyo po silang hayaang mahulog sa tukso ng Diablo at nang sa gayon ay patuloy po namin silang makasama. We rely on God everything and we pray in the name of the Jesus Christ. Ito pong lahat ay aming pinagkakatiwala lamang sa Diyos at ito po ay aming ipinapanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. For our good Christian life, we have to know more and more about heart of God. Para po sa ating mabuting buhay Kristiyano, kailangan po nating malaman ng higit at higit pa ang patungkol sa puso ng Diyos. In order to know more and more the heart of God toward us, today we are going to learn about the parable of the workers in the vineyard. Upang malaman pa po natin ng higit pa ang puso ng Diyos, ngayon po ay pag-aaralan po natin ang patungkol po sa talinhaga sa mga manggagawa sa ubasan. So today we are going to learn about the parable of the workers in the vineyard. Ngayong araw po, pag-aaralan po natin ang patungkol sa mga manggagawa sa ubasan. Through that parable, we are able to know more detailly about the heart of God toward us. Sa pamamagitan po ng talinhagang ito, patuloy po nating higit na mauunawaan ang patungkol po sa puso ng Diyos para sa atin. Let's open the Bible. Let's start. Matthew chapter 20 verse 7. Buksan po natin sa ating mga Biblia sa aklat po ng Mateo chapter 20 verse 7. Matthew chapter 20 verse 7. Mateo talatang 20 po, versikulo 7 po. Matthew chapter 20 verse 7. Brothers, sisters, let's read together. 3, 2, 1. Sinabi nila sa kanya, sapagkat walang upa sa amin, sinabi niya sa kanila, pumunta rin kayo sa ubasan. Yeah, as I told you already, we are going to learn about parable of the vineyard. So, can I ask you something? So, gaya po ng sinabi ko, pag-aaralan po natin ang patungkol sa talinhaga ng manggagawa sa ubasan. Pwede ko po ba kayong tanungin? What does mean vineyard? Ano po ba ang ibig sabihin ng ubasan? Vineyard means? Ubasan po, ibig sabihin ay? Do you think so? Kingdom of heaven? Sa tingin niyo po ba, ito po ba yung kaharian ng langit? 1 Timothy chapter 2, verse 4. Sa aklat po ng unang Timoteo, chapter 2, verse 4. Because God desire all men to be saved.
Gaya ng ninanais po ng Panginoon na ang lahat ng tao ay maligtas. Isn't it? God desire all men to be saved means God want desire all men enter the kingdom heaven. That's why here they said to him, verse 7. So verse 7 po. You also go into the vineyard means, yeah, we can think, we can consider that is the vineyard means the kingdom of heaven. Sinabi po rito, sinabi niya sa kanila, pumunta rin kayo sa ubasan. Ano po yung ubasan? Ito po yung ibig sabihin nito ay ang kaharian ng langit. That is not long. The kingdom of heaven is vineyard. The symbolized vineyard is not long, right? Hindi po mali na ang ubasang ito ay sumisimbolo sa kaharian ng langit. But Bible, through this parable, God won. To know about heart of God. Ngunit sa Biblia po, sa pamamagitan ng talinhagang ito, nais ng Diyos na ipahayag sa atin yung puso ng Diyos. Actually, God is not liar, right? Sa totoo po, ang Diyos po ay hindi nagsisinungaling. God never lie, right? Ang Diyos po ay hindi kailanman nagsinungaling. So we have to work hard for the Lord to receive God's reward when Jesus came this world. Kaya nga po, kailangan po nating higit pang gumawa ng higit para sa paglilingkod sa Panginoon hanggang sa dumating po, hanggang sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon. After we were saved, we have to do our best to serve the Lord and sacrifice. Why? Depend on our deed, we able to receive more and more God's reward. Pagkatapos po nating maligtas, kailangan po nating higit at higit pang gumawa para sa Diyos upang sa pamamagitan po nito ay higit nating makamtan yung patuloy na biyaya mula sa Diyos. Because we believe that God never lie, and according to God's promise, after bookmark here, please. Sapagkat nananampalataya po na tayo sa biyaya ng Panginoon, Revelation chapter, lagyan po natin ng marka ang Mateo 22 verse 12. Punta po tayo sa aklat ng Apokalipsis chapter 22 verse 12. Revelation chapter 22 verse 12. Apokalipsis po chapter 22 verse 12. Brothers, sisters, let's together. 3 2 1. Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ng bawat isa ayon sa kanyang ginawa. It means my reward is with you. Means I will give you my reward to everyone according to his work. So depend on our deed, action, we are able to receive more and more God's reward. Upang gantihan ng bawat isa ayon sa kanyang ginawa, ibig sabihin po nito, gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat isa sa atin ayon sa ating ginawa. You understand? Naunawaan niyo po ba? Yeah. But if we read this parable, opo, ngunit kung babasahin po natin ang talinhagang ito, we cannot understand God's heart. Hindi po natin kaagad mauunawaan ang puso ng Diyos. Let's go back to Matthew chapter 20. Balikan po natin sa Mateo chapter 20. Today we are going to think about this parable. So through this parable we able to learn the God's heart more deeply. Ngayong araw ay pag-aaralan po natin ang patungkol sa talinhagang ito at sa pamamagitan ng talinhagang ito ay higit nating aalamin yung malalim na kahulugan kung ano yung puso ng Diyos para sa atin. So verse 20, chapter 20 verse 1, Matthew. Sa chapter 20 po ng Mateo. For the kingdom of heaven is like landowner, not vineyard. Sabi po sa verse 1, sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad sa isang tao na pinuno ng sambahayan. So, here, dito po, Kingdom of heaven is not vineyard, but through this parable, Bible said,
kingdom of heaven is dito po. Ang kaharian po ng langit ay hindi po ang ubasan, kundi ang nakalagay po rito, ang kaharian ng langit ay ang landowner. Isn't it? Who ang is may-ari? Landowner? Sino po bang may-ari? Right? Di po ba ang Diyos? So today we are going to think about the heart of God detailedly and deeply. Kaya ngayon po ay higit nating pag-aaralan ng malalim ang puso po ng Diyos. Through this parable, God wants to know. God wants me to know more and more deeply about God's heart. Sa pamamagitan po ng talinhagang ito, nais ng Diyos na higit at higit na malalim kong malaman kung ano po yung puso niya para sa akin. According to Revelation chapter 22, depend on our deed, action, we are able to receive the God's reward more and more. Gaya po ng sinabi sa Apocalypse chapter 22, sa pamamagitan po ng ating mga gawa, doon po tayo gagantimpalaan ng Panginoon. But if we read this parable, something we can catch is something long like that. Ngunit kung titingnan po natin yung talinhagang ito, parang may mali po tayong, hindi po natin agad maunawaan. From now on, I explain to you about this parable, verse 2. Mula ngayon po ay ipapayag ko sa inyo kung anong patungkol sa talinhagang ito, sa verse 2 po. Brothers and sisters, let's read together, verse 2. Verse 2 po, 3, 2, 1. Matapos makipagkasundo sa mga manggagawa ng isang dinaryo sa isang araw, ay kanyang isinugo sila sa kanyang ubasan. When God sent His servant to find the someone to give God's reward, verse 7, they said to Him, because no one hired us, He said to them, He means God. God said to them, you also go into the vineyard and whatever is right, you will receive. Sa kwento pong ito, nang sinugo ng Diyos yung kanyang mga tauhan upang humanap ng mga tao na gagawa upang bigyan ng Diyos ng kanyang gantimpala, sinabi po ng Diyos dito sa verse 7, sinabi niya sa kanya, sapagkat walang umuupa sa amin, sinabi niya sa kanila, pumunta rin kayo sa ubasan. In Jerusalem, Israel, their working time is, starting work is 6 a.m. and finish work time is 6 p.m. like that. Sa Israel po, ang simula po ng araw o ng gawain nila, mula alas 6 po ng umaga hanggang alas 6 po ng hapon. In Philippines, what alas time is starting work time? 7? 8? But in Israel, starting working time 6 a.m. to 6 p.m., 12 hours. So sa Israel po ay mula 6 a.m. hanggang 6 ng gabi ang trabaho po nila. Sa 12 and 9 and 3 and 6, right there? So at 6 a.m., that time, somebody, like verse 2, now, when he had agreed with the robber for the... Verse 2, instead of me, would you read verse 2 one more time? Sa verse 2 po, matapos makipagkasundo sa mga manggagawa ng isang dinaryo sa isang araw, ay kanyang isinugo sila sa kanyang ubasan. Verse 2, let's read together one more time, 3, 2, 1. Matapos makipagkasundo sa mga manggagawa ng isang dinaryo sa isang araw, ay kanyang isinugo sila sa kanyang ubasan. Yeah, he sent them into his vineyard. That's why someone, God choose someone to give the one day's the salary. So, kanyang isinugo sila sa kanyang ubasan. So, pumili po yung Diyos ng mga tao upang magtrabaho. At when God called him first time, if you work hard for me one day, I'll give you one denarion. Sinabi po niya sa mga taong ito, kung
Magtatrabaho ka para sa akin, bibigyan kita ng isang denaryo sa loob ng isang araw. So he started to work for the Lord God since the 6 a.m. So sila po ay nagsimulang gumawa para sa Diyos sa oras ng 6 a.m. He's supposed to receive after work, 6 p.m., how much he able to receive. So ano po ba, gaano po ba kalaki yung dapat niyang matanggap pagkatapos ng kanyang gawain, pagkatapos po ng alas 6 ng hapon? One denarion. Actually, one denarion valued nowadays in Korea, for example, 4,000 pesos. So, ang isang denaryo po, ang katumbas po nito, halimbawa, sa Korea, ito po ay 4,000 piso. How much? Piso po. 4,000 po. 4,000 pesos. 4,000 po. That's why he's so happy. Thank you. Kaya nga po napakasaya niya. Maraming salamat po. And then, let's read one more verse 3. Ngayon po, basahin po natin sa verse 3. 3, 2, 1. At paglabas niya sa ikatlong oras, nakita niya ang isa sa pamilihan na nakatayong walang ginagawa. Here, verse 3, and he went out about 3 hours. 3 hours means here, 6 a.m. is start, 0. That's 1 hour, 2 hour, 3 hour, here. Yung ikatlong oras po dito, 9 a.m. Ang ibig sabihin po nito ay alas 9 na ng umaga. He was hired from the Lord God. Siya po ay tinawag ng Diyos sa oras ng alas 9 ng umaga. He start work for the Lord God again. Nagsimula po siyang gumawa para sa Diyos ng alas 9 ng umaga. And then, verse 5 or so. Sa verse 5 po. Verse 5. Brothers, sisters, let's read together. 3, 2, 1. Paglabas niyang muli, nang malapit na ang ika-anim na oras, at ng ika-siyam, gayon din ang ginawa niya. God hired 2 persons. When? What time? 9. So, kumuha pa po ang Diyos ng 2 tao. Anong oras po? Alas 3. The other 1 person, when? What time? Yung isa naman po, alas 3 na po. 3 p.m. Alas 3 na po ng hapon. Isn't it? Di po ba? Verse 6. Sa verse 6 po. Verse 6, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. At nang malapit na ang 11 oras, lumabas siya at nakakita siya ng iba na nakatayo. At sinabi niya sa kanila, bakit nakatayo kayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa? What time is 11 hour? What time is? Ano po yung oras na 11 oras? 5? Yeah, you are very smart. Tama po, napakatalino niyo po. Alas 5 po ng hapon. 5. That time, finally, someone, he was hired before God, and he worked. How many hours he worked? Sa oras po ng alas 5, kinuha po ng Diyos ang taong ito upang gumawa para sa kanya. Anong ilang oras po siya naggawa para sa Diyos? How many hours he worked, Muni? 1 hour. Gumawa na lamang po siya para sa Diyos ng 1 oras na lamang po. How many hours he worked? Ito pong isa, ilang oras siya gumawa para sa Diyos? Sorry? 3 po. Yeah, correct. Tama po. 3 hours he worked. 3 oras po siyang gumawa para sa Diyos. This person, how many hours? Ang taong ito, ilang oras po? 6 hours. 6 hours po, 6 oras. He worked. Siya po ay gumawa. 9 hours he worked for the Lord God. 9 oras po itong gumawa para sa Panginoon. He. Ito po. How many hours? Ilang oras po? Almost 12 hours he worked. 12 oras po siyang gumawa. According to Revelation chapter 20, if he received only 1 denarion, 4,000, he has to receive 12 times 4,000, 12 denarion. Because he received 1 denarion. You understand? So, gaya po ng nakasulat po sa Apocalypse chapter 22, ayon sa kanilang ginawa, yung tao pong ito ay makakatanggap ng 1 denaryo. Verse 8. Sa verse 8 po, babasahin ko, nang magdadapit hapon na,
Sinabi ng Panginoon ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo ang mga manggagawa at bayaran mo sila ng mga upa mula sa nahuli hanggang sa mga nauna. God start give them that there are raising the salary. But problem is, verse 9, sinabi po dito sa verse 9, brothers, sisters, let's shall we live together. 3, 2, 1. Nang lumapit ang mga inupuan ng 11 oras, tumanggap ang bawat isa sa kanila ng 1 denaryo. So someone who were hired about 11 hours, who worked only 1 hour, he received how much? 1,000. Yun pong mga lumapit na upahan ng ikalabing isang oras, ilan po yung natanggap nila? 1 denaryo. Almost 4,000 peso he received like that. Isn't it? 4,000 ang natanggap po nila. And the verse 10 also. At sa verse 10 po. Verse 10 also, brothers, sisters, let's read together. 3, 2, 1. At nang lumapit ang mga nauna sa kanila, ang akala nila'y natanggap sila ng mas malaking halaga. Ngunit tumanggap din ang bawat isa sa kanila ng 1 denaryo. Another employee also, they receive how much? Yung iba pong mga manggagawa, same denaryon, same. Ilan po yung natanggap nila? Pareho lang po. 1 denaryo. That's why he start to complain to the Lord God. Kaya nga po itong nagtrabaho ng 12 oras ay nagreklamo sa Panginoon. You understand? Naunawaan niyo po. Oh Lord God, why you gave me only 1 denaryo? Even though you gave him the 1 denaryo, even though he worked only 1 hour, but he received 1 denaryo. But I worked hours? 12 hours, but still, you same gave me. Panginoon, bakit mo ako binigyan lamang ng 1 denaryo? Inaglingkod ako, gumawa ako sa inyo ng 12 oras. Bakit po sila, o siya, gumawa lamang ng 1 oras, ngunit 1 denaryo rin ang kanyang natanggap? Brothers and sisters, let's read together verse 12. Ngayon po, mga brothers and sisters, basahin natin sa verse 12. 3 to 1. 3. Na nagsasabi, 1 oras lamang nagtrabaho ang mga huling ito at sila sa amin na magtiis sa hirap, nakapasong init sa maghapon. Yeah, he complained to the Lord God. That time, God answered to him who complained to the Lord God. Sa oras pong ito, sinagot po siya ng Panginoon, yung taong inupahan ng Panginoon. Verse 13, sa verse 13 po. Please. Ngunit sumagot siya at sinabi sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinaya, hindi ba't nakipagkasundo ka sa akin ng 1 denaryo? And then 14 brothers and sisters, let's read together. Sa 14 po, 3, 2, 1. Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Nais kong ibigay sa huling nagtrabaho ang kagaya ng ibinigay ko sa iyo. Please take 1 denaryo. Because I promise you, I will give you 1 denaryo. Isn't it? Kunin mo ang 1 denaryo sapagkat nakipagkasundo ako sa iyo ng 1 denaryo. Why are you complaining to me? Bakit ka nagrereklamo sa akin? And then, God said to him, at sinabi po ng Diyos verse sa kanya, 14, sa verse 14 po, I wish to give to this last man the same as to you. Nais kong ibigay sa huling nagtrabaho ang kagaya ng ibinigay ko sa iyo. This is God's heart. Ito po yung puso ng Diyos. Brothers, sisters, peoples, they are focused on appear, the thing appears. They are focused on the things, what appear. Mga brothers and sisters, kagaya din ng ibang mga tao, ang kanila lang pong pinagtutuunan ng kanilang pansin ay kung ano yung mga bagay na nakikita. What does it mean? Ano po yung ibig sabihin nito? Man just focus on the things what appear. Yung tao po ay nakatuon lang ng kanyang isip sa mga bagay na
makukuha niya o darating. His procrastinating is only how many hours we walked. Yung isa pong ito, ang tanging pinagtuunan ng pansin ay yung oras po ng kanyang iginawa. His problem, can you catch my point? His problem is, he is interested how many hours they walked. Ang problema po nito ay nakatuon siya sa kung ilang oras gumawa yung iba. Only he is focusing is he think, thought, he only how many hours? 3 hours. He thought he just worked how many hours? 6 hours. 9 hours. I worked how many hours? 12 hours. Pinagtuunan niya lamang po ng kanyang isip yung naging gawa nung iba sa kanila. Yung iba ay 3 oras, 6 na oras, at 9 na oras. Ngunit ako ay naggumawa ng 12 oras. Just focus on he. How many hours he worked. Yung isang ito ay nagtuon lamang ng kanyang pansin sa kung ilang oras siya gumawa. Like efforts. Kagaya po ng pagpapagal. Or sacrifice. O sakripisyo po. And or money. Sorry. Pagsasakripisyo o yung pera. His focusing is the things. Nakatuon what lamang appearance po siya sa mga bagay na ito. But, brothers, God's focusing is not things. Mga brothers and sisters, ang Diyos po ay hindi nakatingin sa mga bagay na ito. What is God's focusing? Ano po ba yung pinagtutuunan ng pansin ng Diyos? Actually, cell group 1 member ulit niyo. Sa mga cell group 1 members po, ano po sa tingin niyo? Actually, work hard for the Lord. It's very important. We have to effort for the Lord. It's very important also. Sa katunayan po, we have to sacrifice for the Lord. It's also very important, right? Napakahalaga na kailangan natin gumawa para sa Panginoon. Pati ang pagsisikap po natin para sa Panginoon. It's very important we offer tithe and offering through the money for the Lord. It's very important. Mahalaga din po na tayo ay magbigay ng ating ikapo o ng ating offering para sa Panginoon. More than this, more important things inside of God is mas mahalagang bagay po sa paningin ng Panginoon ay ikaw. Ako. Ako po, ikaw. You. Ikaw, isn't it? Hindi po ba? His focusing is how many hours sacrificed work, but God inside of God is not important. Ang pinagtuunan lamang po nito ay ang oras, ang kanyang ginawa, at ang kanyang sakripisyo. Ngunit, more important is people. Sa Panginoon man po, o sa Diyos, ang mas mahalaga po o higit na mahalaga ay ang tao. Do you understand? Naunawaan niyo po ba? How many hours he was sacrificed for the Lord is not important. Kung ilang oras siya nagsakripisyo para sa Diyos ay hindi mahalaga. Do you love your children? Mahal niyo po bang inyong mga anak? Why? Bakit? Because your son, your children. Sapagkat sila yung mga anak niyo. No other reason. Wala na pong ibang dahilan. Isn't it? Di po ba? Whether he worked 3 hours, only 1 hour, 6 hours, 9 hours, 12 hours, it's not important. It's not focus. Kahit siya'y gumawa po ng 1 oras, 3 oras, 6 na oras, 9 na oras, at can hanggang 12 oras, wala po itong halaga. Inside, bro, important is ako. Ang tunay na mahalaga po ay ang ako. Isn't it? Di po ba? Why God sent Jesus Christ 2,000 years ago? Bakit po kaya isinugo ng Panginoon si Hesus Kristo 2,000 years ago? Because you are maganda? You are pogi? No. Because you are very rich? Is that reason? No. Dahil po ba kayo ay maganda, pogi? Dahil ba kayo ay mayaman? Hindi po. If there are one reason that God sent Jesus Christ 2,000 years ago is God loves you. Isa lamang po ang dahilan kung bakit isinugo ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak dahil yung Diyos, mahal niya, ikaw. Actually, he worked hard for the Lord because he has children. Sa katunayan po, to raise them.
siya ay gumawa o naglingkod sa Diyos ng higit dahil siya po ay may mga anak. He need money for children. Kinakailangan niya po ng pera para sa kanyang mga anak. Although he just 1 hour, but he also he has children. Siya po ay isang oras lang gumawa, ngunit siya rin naman ay may anak. You understand? May mga anak. So he need money. Kaya nga po, kailangan niya ng pera. So God pities them, pity for them. Sila po ay pinili ng Diyos. Isn't it? Di po ba? But he complained to the Lord God. Ngunit ang isa pong ito ay nagreklamo sa Panginoon. Why? Bakit? He didn't interest people. Hindi po siya interesado sa tao. You understand? Naunawaan niyo po ba? After explain already about this parable, and then Bible mentioned to us through this passage. That is, let's go back to chapter 12. Pagkatapos po maisulat ng talinagang ito, nais pong ipahayag sa atin ng salita ng Biblia sa Mateo po. Matthew chapter 12, let's go back, verse 16. Mateo chapter 12 po, verse 16. Puntahan po natin. After finish to explain about this parable, and then God says, pagkatapos po ipahayag ng Panginoon yung patungkol sa talinagang ito, ito po yung sinabi niya. That is verse 16. Sa verse 16 po. Brothers, sisters, what does it mean? The last will be first, and the first will be last. What does it mean? So, sa 20 verse 16 po pala, ano po yung ibig sabihin nito? Man, the focus on things that appear. Yung tao po, nagtutuon lang lamang sa mga bagay na darating. Man, people used to focus on the things that appear. Nagtutuon lamang po sila ng kanilang puso sa but mga bagay God na nakikita. But God focus on the human body. Human. Ngunit, nagtutuon po ang Panginoon sa atin. Whether you are rich or not, bagaman po ikaw ay mayaman o hindi, whether you are good paper brother or not, desire of God, bagaman ikaw ay tapat na kapatid, God loves all. Minamahal po ng Diyos ang lahat. But what does it mean? Ngunit verse 16. Ano po ang ibig sabihin ng verse 16? The last will be first and the first last. Kaya ang huli ay mauuna at ang una ay mahuhuli. Question, brothers and sisters. Tanong po mga kapatid. Who are the first? Sino po ba yung una? Many people there think. Sinasabi po ng mga sa tingin po ng ibang mata, mga tao, he is the first. He is the last. Itong taong ito ang una at ito ay ang huli. If we think, consider. Let's think. If he got salvation 12 years ago. Parang ganito po, kung pag-iisipan natin, itong taong ito, naligtas po siya 12 taon na nakalilipas. We can think, he's the first. Maaari nating pag-isipan na ganito. O isipin just na ganito. 1 year ago, he got salvation. At ito naman po ay naligtas lamang nung nakaraang taon. Like a Tondo, brothers and sisters. Gaya ng mga kapatid natin sa Tondo, sa Malabon, brothers and sisters. Isn't it? Di po ba? Man, they are thinking, he's the last and first. Yung tao po, sa tingin nila, ito yung una like at pastor, ito yung pastor, evangelist, and deacon, deaconess. Itong taong ito. Men's ito group leader, mother's group leader. Ito yung pastor, ito yung evangelist, ito yung deacon, ito yung mother's group leader, ito yung mother's group leader. Hindi po sila. But newcomer, newborn again, brothers and sisters, like the last. Sa tingin nila, ito yung una at yung mga newcomers, sila po yung last. No. Hindi why? Po. Bakit po? The first will be, or last will be first. Sapagkat sabi ito, kaya't ang huli ay mauuna at ang una ay mahuhuli. He will be last. Why? Siya po yung mahuhuli. Bakit kaya? His focusing is not people. Sapagkat yung pinagtutuunan niya po ay hindi yung tao. His focusing is focus on the things that appear like that. Siya lamang po ay nakatuon sa mga bagay na nakikita. It means, even though you were saved of 10 years ago, 12 years ago, 5 years ago, but if you do not love one another, if you point out one another, if you blame one another, others,
If we judge one keep the brother sisters, still inside of God, you are the last. Kahit bagaman kayo man po ay naligtas 5 taon nang nakalilipas, ngunit hindi niyo po mahal ang iba, hindi kayo po ay naninisi ng iba, kayo po ay may reklamo sa iba, ibig sabihin po nito, ang focus ninyo ay hindi yung Diyos. If we want to be first, kung nais niyo pong maging una, as like a God, you have to love others. Gaya po ng Diyos, kailangan din nating mahalin yung iba. Can you understand? Naunawaan po ba ninyo? Don't judge, don't point out, don't blame brothers, sisters. Huwag niyo pong husgahan ng iba, huwag po kayong magreklamo sa iba, at huwag niyo pong sisihin ang iba na mga kapatid. If you judge it and blame and point out brother, sister, still you are the last inside of God. Kung sila po ay sisisihin ninyo, kayo po ay magreklamo sa kanila, ibig sabihin, Can you understand? That's very important. Kayo po yung mahuhuli. Ito po yung mahalaga. Brothers, sisters, mga kapatid, we know very well about the Maria and Martha. Gaya ng nalalaman natin po, alam na po natin yung patungkol po kay Maria at Martha. Do you know well Maria and Martha? Alam niyo na po ba ang patungkol sa kay Maria at Martha? Through that Maria and Martha action, we able to find God's lessons. Sa pamamagitan po ng ni Maria at ni Martha, maunawaan din po natin yung aral ng Diyos. Luke chapter 10. Puntahan po natin sa Lucas chapter 10. Verse 41 hanggang 42. Sa versikulo 41 at 42 po. Luke chapter 10 verse 41 hanggang 42. Lucas chapter 10, 41 at 42. Brothers, sisters, let's read together. 3, 2, 1. Subalit, sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Martha, Martha, nag-aala ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Subalit isang bagay ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuting bahagi at hindi kukunin sa kanya. Yes. Verse 41. And Jesus answered and said to her, Martha, why are you complain about your younger sister Maria? Sa 41 po, gaya ng sinabi dito, sumagot ang Panginoon at sinabi kay Martha, Martha, nag-aalala ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. God, Jesus Christ, He point out her. Why? He's the Martha. His focusing is not man, God, but things, many things. That's why verse 20, 41, you are worried and troubled and complain about many things, many things. So Martha focus, Martha, His interest about the things. So, tinawag po ng Panginoon si Martha sapagkat siya ay lubhang nag-aalala sa mga bagay na ito. So, ano po yung pinagtutuunan ng pansin ni Martha? Siya po ay nakatuon lamang sa mga bagay. Question. Tanong po. Among two, Maria and Martha, who are the love God most? Sa dalawang ito, sino po yung higit na minamahal ng Diyos? No, Sam. Hindi po si Maria, Sam. Kundi pareho. Both of them, they love God. Sila pong dalawa ay minamahal ng Panginoon. Problem is, both of them love Jesus Christ, but Martha, he's focused on the things, what appear. Bagaman sila pong dalawa ay tunay na minamahal ng Diyos, ngunit si Martha po ay nakatuon lamang po sa mga bagay. So, who is he? Sino po kaya ito? Martha. Ito po ay si Martha. Do you agree? Yeah. Don't think it's okay. Bible says, verse 42, huwag niyo pong sabihin na ito'y okay lang. Tingnan po natin sa 42. But one thing is needed. Means, whether you prepare a lot of food or not, it's okay for me. Only one food, no problem. Isn't it?
So ang bagay po na tunay na kinakailangan, hindi mo kailangan maganda ng maraming pagkain sa akin. Isang bagay yung talagang importante. Verse 42, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Subalit isang bagay ang kailangan, pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi kukunin sa kanya. Martha, listen. Please, you have to know my true heart, my heart. Maria, Mary has chosen that good part. Good part, has chosen good part means Mary, he didn't focus like that. Mary, he's focusing in, focus, his, her focus is God. Gaya po ng sinabi dito, pinili ni Maria ang mabuting bahagi. Ang ibig sabihin po nito ay, pinili niya po yung Diyos. More than work and efforts and sacrifice to offer the tithes and offering for the Lord, more than this, it was is very important. But more than this, Mary, he focus is God. Kaysa sa higit na pagsisikap at pagbibigay ng offering sa Diyos, hindi po ito yung naging focus ni Maria, kundi ang Diyos. Can you catch my point? Important is relationship with God. Naunawaan niyo po ba? Ang importante po ay ang relasyon natin sa Diyos. Although you are not perfect, you have nothing. Bagaman tayo po ay hindi perpekto, wala tayo ng kung anuman. More than work hard for the Jesus Christ, she wants to listen the sweet Jesus Christ the sermon. Kaysa na paglingkuran yung Panginoon, mas gusto pa rin po niyang pakinggan yung matamis na salita ni Jesus. That's why Bible says, the first will be last. Kaya nga sinasabi sa Biblia na ang una ay magiging huli. In your heart, if you do not love brothers, sisters, inside of God, still you are last. Kung sa inyong puso ay hindi ninyo minamahal o iniibig ang inyong mga kapatid, sa harapan ng Panginoon, kayo po yung huli. God want us to become first. Nais po ng Diyos na tayo po yung mauna. In order to become first inside of God, we have to do our best. Love one another. Upang tayo po ay maging una sa harapan ng Diyos, kailangan po nating mahalin yung bawat isa. Have each other. Tulungan ang bawat isa. Isn't it? Di po ba? It's very important. Ito po ay napakamahalaga. That's why Bible says, let's go, sa Mark chapter 10. Buksan po natin sa Marcos chapter 10. Verse 34. Chapter 10, verse 34 po ng Marcos. Mark chapter 10. That's why Bible says Mark chapter 10, verse 43. Sa 43 po pala ng Marcos, chapter 10. Chapter 10, verse 43 po ng Marcos. 43, brothers and sisters, shall we read together? 3, 2, 1. Subalit hindi gayon sa inyo, ngunit ang sinumang ibig na maging dakila sa inyo ay kailangang maging lingkod ninyo. Whoever desire to become great means the first shall be slave of all. Ngunit ang sinumang ibig na maging dakila, sila po yung una ay kailangan maging lingkod. Slave of all, what does it mean? Lingkod, instead ano of blame, instead of point out, instead of the argue brother, sister, we have to imbis na magreklamo, imbis take na care of the newly saved people, brother, sister. Imbis na manisi, we have to help one another. Kailangan po natin tulungan yung mga kapatid. Kailangan natin silang paglingkuran. Can you catch my point? Naunawaan niyo po ba? Let's check. Please, you check your heart. Tingnan po natin yung if puso you have natin. A mind, you judge someone. Kung ang puso po ninyo ay inside of God, still you are the last. Can you catch my point? Matthew chapter 23. Sa Mateo po, chapter 23. Also, another verse, verse 11. Sa Mateo po, chapter 23, verse 11. Verse 11. Chapter 23, verse 11. Chapter 23 po, verse 11.
Brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Yeah. He who is greatest among you shall be your servant. So, ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. If you want to become first inside of God, you have to become the servant. Kung ninanais nyo pong maging una sa harapan ng Diyos, kailangan nyo pong maging lingkod. In order to serve the brother or sister as a servant, actually, in our heart, we have to respect brothers and sisters. Upang mapaglingkuran po natin yung ating mga kapatid, sa loob po ng ating puso, dapat natin igalang yung mga kapatid. Regarding that, many people, they focus on regarding this. But people, men, God focus the people. Yung mga taong ito, nakatuon sa mga bagay na ito, ngunit yung Diyos, nakatuon sa mga taong ito. So among two, whose one is the first? Kaya nga po sa dalawang ito, sino yung mauuna? Among two. Which one is the first? Sino po yung una? Focus on. Na pinagtutuunan ng Diyos sa dalawang ito. Do you understand? Naunawaan niyo po? Why you cannot answer clearly? Bakit po hindi niyo masagot? Ng... Those who focus on the things, what appear, is not first. The... Sa mga nakatuon po sa mga bagay na nakikita, sila po yung, hindi po yung una, sila po yung huli. Right? Tama po ba? And the first. Yung nakatuon naman po sa Diyos, sila po yung una. Can you catch my point? Naunawaan niyo po ba? In order to become the first, the greatest, we have to become as the sovereign before brothers and sisters. Upang tayo po ay maging una, kinakailangan nating maging lingkod sa harapan ng mga brothers at sisters. The greatest sovereign is Jesus Christ. Ang pinakadakilang lingkod po ay si Hesus Kristo. Brothers and sisters, let's go. Luke chapter 22. Brothers and sisters, buksan po natin sa Lucas chapter 22. Verse 27. Verse 27. Chapter 22, verse 27 po sa Lucas. Why Bible says to us through the Bible, you want to become the greatest or become the first, you have to become the slave. Bakit sinasabi sa atin ng Biblia na kung nais mong maging dakila, kailangan mong maging why Bible says like that? Because of verse 27. Bakit kaya sinasabi ito ng Biblia sa atin? Verse 27, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Sapagkat ang alinang higit na dakila, ang nakaupo ba sa hapag o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakaupo sa hapag? Subalit ako'y kasama ninyo na gaya ng isang naglilingkod. Why we have to try to our best to become sovereign before brother sister? Bakit po kailangan nating gawin yung ating makakaya upang paglingkuran yung mga brothers at sisters? Why Jesus Christ also? Sapagkat si Hesus Kristo din po ay ginawa Jesus ito. Christ also, I am among you as the one who serves. Si Hesus Kristo din po, subalit ako'y kasama ninyo na gaya ng isang naglilingkod. That's why we have to do our best to become, to be. Kaya nga kailangan po nating gawin ang ating makakaya upang tayo po ay maging lingkod. That's why among us, those who easily, the quickly, used to blame and point out some brother, sister. Kaya nga kung sino man po sa atin yung madalas, still we are last. Na hinuhusgahan, sinisisi, o nagrereklamo sa brothers and sisters, sa harapan po ng Diyos, sila po yung huli. That's why we have to respect each other. Kaya nga po dapat nating igalang ang bawat isa. We have to love one another. Mahalin natin ang bawat isa. Isn't it? Di po ba? Why? God is love. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. You understand? Naunawaan niyo po? Yeah. Opo. Through this parable, we come to know, we able to know,
God's heart deeply. Sa pamamagitan po ng talinhagang ito, malalaman natin yung puso ng Diyos ng malalim. Don't focus about that. Huwag po nating pagtuunan ito, mga bagay na ito. Just we have to do our best about that. Kailangan lang po natin gawin yung lahat nating makakaya para sa Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na ito. Above all, we have to love one another. Ngunit higit po sa lahat ay kailangan nating mahalin yung bawat isa. You understand? Hindi po ba? It's very important. Naunawaan niyo po? Napakahalaga po nito. And one more thing I want to say. At isa pa pong nais ko pong sabihin. This is very important. Ito rin po ay napakamahalaga. Another, the Bible explained about the kingdom of heaven through another parable. Ipinapahayag din po ng Biblia ang patungkol sa kaharian ng langit sa pamamagitan po ng isa pang talinhaga. I introduce to you another parable about kingdom of heaven. Ipapakita ko po sa inyo ang isa pang talinhaga patungkol sa kaharian ng langit. That is Matthew chapter 22. Ito po ay nasa Mateo chapter 22. Matthew chapter 22. Sa Mateo po, chapter 22. I will introduce ipapakita ko you another the parable about the kingdom of heaven. Ang isa pa pong talinhaga na nagpapatungkol po sa kaharian ng langit. Matthew chapter 22 verse 2. Sa Mateo chapter 22 verse 2 po. Brothers, sisters, let's read together. 3, 2, 1. Ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. This parable explains about the kingdom of heaven. So, verse 2, the kingdom of heaven is like a certain king. Yung talinhaga pong ito ay patungkol po sa kaharian ng langit at na sinabi po sa verse 2 na ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nagdaos ng isang handaan. Who is a certain king? Sino po yung anak ng hari? It's very hard to understand my English. Mahirap po bang unawain yung English ko? Sorry po. Sino po yung hari? Who is certain king? Sino po ang haring ito? If you do not answer to me, I think you cannot understand my... Kung hindi po kayo sumasagot, sa tingin ko po parang hindi ninyo naunawaan yung nais kong sabihin. Question. Tanong po. Who is certain king? Sino po ang hari? King. Thank you po. Salamat po. So, through this parable, God explained about the kingdom of heaven. Kaya nga, sa pamamagitan ng talinhagang ito ay pinapahayag po sa atin ng Diyos yung patungkol sa kaharian ng langit. Verse 3, God invited the peoples because God loves them. Ang Panginoon po ay inimbitahan yung mga tao sapagkat minamahal niya sila. Problem is verse 3. That is problem. Ang problema po ay yung nasa verse 3. Brothers, sisters, let's read together. 3, 2, 1. Sinugo niya ang kanya mga alipin upang tawagin ng mga inanyayahan sa handaan ng kasalan. Ngunit ayaw nilang dumalo. God invited people in order to enter the kingdom of heaven. Tinawag po ng Panginoon ang mga tao upang pumasok sa kaharian ng langit. Yeah, God invite all peoples. So, tinawag po o inimbitahan ng Diyos ang mga tao. Lahat ng tao. That time, when God called them, they loved to enter the vineyard to walk. They loved to walk. Sa oras din pong ito, nang tinawag ng Panginoon ang mga taong ito, mahal po nila, na nais po talaga nila na bumawa sa ubasan. But this parable, when God called them, verse 3, brothers, sisters, let's read together. 3, 2, 1. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa handaan ng kasalan. Ngunit ayaw nilang dumalo. Problem is, all of them, they were not willing to come. They doesn't want to go to. Ang problema po ay ito. Ayaw po nilang dumalo. Wala po sa kanila yung nais na pumunta. They don't want to go there. Ayaw po nila na pumunta doon. God means the certain king, kingdom of heaven. They doesn't want to go to God. Ang Diyos po ibig sabihin yung hari ay yung kaharian ng at kaharian ng Diyos. We have to know the reason why. Why they doesn't want, do not want to go to
God. Kailangan po nating malaman yung dahilan bakit we kaya have to ayaw know. Nila very important. Pumasok sa harapan ng Diyos. Kailangan po natin itong why? Malaman, napaka-importante the po. The Bible says the bakit? Reason is plain about the reason verse 5. Sinabi po sa verse 5 ng Biblia. Brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Ngunit hindi nila ito pinansin at sila'y humayo, ang isa ay sa kanyang sariling bukid, ang isa ay sa kanyang pangangalakal. Why? Bakit because po? They have own farm. Sapagkat siya ay may sariling and they have sakahan. Own business. Siya ay may sariling negosyo. You understand? Means, all of them, they are very busy because of their own business. Sila pong lahat ay napakaabala dahil sa kanilang sariling because of their own life. Dahil po sa kanilang sariling negosyo for sa kanilang Christian sariling buhay, life. Para sa buhay Kristiyano. Business is busy is very dangerous word. Ang negosyo po ay napaka... Can you catch my point? Naunawaan niyo po ang ibig ko sabihin? But the peoples, ngunit they do not busy. Ito, they didn't busy. Hindi po sila busy. Isn't it? Di po ba? They do not have own farm and own business. Wala po silang sariling bukid, they sariling are poor. Negosyo. Sila ay may isn't hirap. It? Di po ba? No money. Walang pera. No house. Walang bahay. No own hobby and job. Walang sariling let's compare. Trabaho. Let's go back. After bookmark here, Matthew chapter 20. Let's go back. So, balikan po natin let's pagkatapos ng bookmark among them. Sa Mateo chapter 20, chapter 20 po. Verse 7. Sa verse 7 po. Mateo chapter 20 verse 7. Brothers, sisters, verse 7, let's read together one more time again. 3, 2, 1. Sinabi nila sa kanya, sapagkat walang umuupa sa amin, sinabi niya sa kanila, pumunta rin kayo sa ubasan. Satan, before he persecute the Christian. Si Satanas po, noong unang panahon, inuusig niya po yung mga Kristiyano. Instead of Satan, now they persecute the Christian, born again, they Satan give busy. Noon po si Satanas inuusig yung mga Kristiyano sa pamamagitan po ng pagiging abala o ng temptation. When we were born again, first time we decided we will live for the Lord, we will die for the Lord. Noong tayo po ay naipanganak na muli, nagnais tayo na tayo ay mabubuhay at mamamatay para but sa Panginoon. But slowly your mind became changed. Ngunit paunti-unti po yung puso you natin you start absent but attend the church. Nagsimula na po tayong hindi dumalo sa church. Why? Bakit? You were tempted by God, by the devil. Sapagkat tinutokso po kayo ng diablo. Can you understand? Naunawaan niyo po ba? Sister, why not come? I'm very busy. Sister, bakit hindi ka nakapunta? Sapagkat ako'y napakaabala. Because of my own farm, because of business, because dahil of my friend, because study, bukid, because of work. Sarili kong trabaho, so many kaibigan, they have napakadaming, excuse right there. Napakadaming excuse. Let's go back. Matthew chapter 22. Balikan po muli natin sa Mateo chapter 22. Matthew chapter 22. Sa Mateo po, chapter 22. Verse 13. Sa verse 13 po. Brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya, at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Doon ay nangangipin. Where is there? Where is there? Saan po ito? Saan po iyon? To hell. Dahil ang impyerno po. Isn't it? Cast him, cast them into outer the darkness, mist hell. Itapon ninyo siya sa kadiliman, sa labas. Ano pong ibig sabihin nito? Ito po yung impyerno. In hell will be weeping and gnashing of
teeth. Sa impyerno doon ay ang pagtarangis at ang pangangalit ng mga ngipin. Problem is, after we were saved, why you want to go back like people unsaved like that? Ang problema po ay pagkatapos po nating maligtas, bakit po ba natin nais na bumalik sa dating pamumuhay ng hindi ligtas? If your life is very busy, not for the Lord God, you make God sad. Kung ang inyong buhay ay napakaabala at ginagawa niyo po na malungkot yung Diyos. Isn't it? Di po ba? That's why, please hands up if we are rich. Itaas po natin yung kamay natin kung mayaman po ba tayo. There is no one. Wala po, di po ah. Lest we think. Pag-isipan po natin. When nearby Quezon City, in Quezon City, when the gospel were preached, the gospel, in Quezon City. So, first place, Payatas. So, nung dito po sa Quezon City, yung nung naipahayag po yung ebanghelyo dito, ano po yung unang lugar? You understand? Na malapit dito, Payatas. I heard, Payatas area is not the rich place. Narinig ko po na yung Payatas, yung lugar ng Payatas ay hindi mayamang lugar. Isn't it? Di po ba? Malabon. Yung Malabon. Tondo. Yung Tondo. What is it, man? Ano pong ibig sabihin nito? Those have very busy because own business, very difficult to get salvation. Sila na napakaabala dahil sa sarili nilang negosyos, sila yung nahihirapan. Can you catch my point? Naunawaan niyo po ba yung ibig ko sabihin? This way, Bible says, let's go, Matthew chapter 5. Sinasabi ng Biblia, puntahan po natin sa Mateo chapter 5. Matthew chapter 5, verse 3. Mateo chapter 5, verse 3 po. Verse 3, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Mapapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Blessed are the rich or poor. Mapapalad ang mga dukha o yung mayayaman. Poor. For theirs in the kingdom of heaven. That's why it means rich can is very hard to enter the kingdom of heaven. Sapagkat sa kanila yung kaharian ng langit, ibig sabihin po yung mayayaman hindi po para sa kanila yung kaharian ng langit. But among the riches, somebody able to get salvation. Sapagkat ngunit yung iba po sa mga mayayaman, yung iba po ay naliligtas din. But certain rich able to get salvation. Why? Even though he has a lot of property, a lot of money, but he didn't care about. Yung ibang mayayaman, naliligtas din po sila. Ngunit bakit po? Sapagkat bagaman sila ay maraming yaman, ngunit hindi po sila nakapokus sa pera. The certain niche, even though he has a lot of property, but inside the heart, here, like here, inside his heart, kahit still poor kahit in spirit. Kahit po yung mayamang tao ay maraming pag-aari, ngunit dito, very poor. Yung puso nila ay yung spiritual na puso nila ay mahirap. You understand? Hindi po. Naunawaan niyo po ba? The rich who have mind the poor in spirit through his ability, he through his property, through his money, he wants, he loved the sacrifice and offer tithe and offering a lot for the Lord God. Ang mayaman pong ito na dukha sa puso o espiritu, ito po yung gagamitin niya yung kayamanan niya, yung mayroon siya para sa Panginoon. Likewise, if you are not rich, you have to give thanks to the Lord God. Kagaya rin po, kung kayo po ay hindi mayaman, magbibigay. Can you understand? Don't complain to the Lord God. Why my life is very difficult. Don't complain to the Lord. Huwag po tayong magreklamo sa Diyos na, ay, bakit yung buhay ko napakahirap? Huwag po tayong magreklamo. Because of your the financial difficult situation, that's why you able to rely on God every day. You able to get salvation. Dahil po sa mahirap na sitwasyon natin financially, tayo po ay patuloy na magtitiwala sa Panginoon. You understand? Naunawaan niyo po ba? Today, we learned about the two kinds of parable regarding the
kingdom of heaven. Ngayong araw po ay nalaman natin, unawaan natin yung patungkol po sa dalawang talinhaga patungkol sa kaharian ng langit. And that through the parable, we learned deeply about the heart of God. At sa pamamagitan po ng dalawang talinhagang ito ay nalaman natin ng higit na malalim ang puso ng Panginoon. So please love one another. Kaya po mahalin po natin ang bawat isa. Let's pray together. Tayo pong lahat ay manalangin. Our Heavenly Father God, who loves us, thank you for saving us from our sins. Ama naming Diyos na sa amin po ay nagmamahal, maraming salamat po sa inyong pagliligtas sa amin sa aming mga kasalanan. And today we learn about the two kinds of parable, and through the parable, we more able to know about your heart of God more deeply. Na pag-aralan po namin ang patungkol sa dalawang talinhaga at sa pamamagitan po nito, ay naunawaan po namin ng higit na malalim ang puso po ng Diyos. For our good Christian life, we want to know more and more about your heart. Para po sa aming buhay Kristiyano, nais po namin na higit pang malaman ang patungkol po sa puso ng Diyos. And also please strengthen us and give us your wisdom more and more so that we able to spread the gospel boldly. At pakiusap po Ama, patuloy niyo po kaming bigyan ng inyong karunungan upang nang sa gayon at kasapangan upang nang sa gayon po ay patuloy naming maipahayag ng may katapangan ang Ebanghelyo. Yes, we love you and then we pray in the name of Jesus Christ. Minamahal ka po namin at ito pong lahat at ito po ay aming ipinapanalangin sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen. Amen. Thank you po.